sa Bremonte. Nakatira ako dito sa Maytaytay Floodway. Dati, kasi pag edad ko ng mga 14 years old ako, doon na ako nag-umpisa dating mag-drugs hanggang sa umedad ako ng mga 20. Ang trabaho ko lang talaga doon, tricycle driver. Ginagawa ko doon sa tricycle, ginagawa ko na lang siyang pang-service para sa mga deliver ng mga drugs dati. Hanggang sa doon na lang umiikot yung buhay, yung mundo ko. Kasi lahat ng family ko dati, galit na galit yun sila sa akin. Natatakot na sila kasi yung ano ng drugs. One time nandito ako sa May Court, siguro mga 3 days na akong walang tulog. So ginagawa ko, nagpapahupa ako ng tama. Kasi gusto ko nga ito, gusto ko na magpahinga. Then one time, may mga tao doon na nag-uumpukan. Tamang hinala ako kasi drogi na eh. Tinanong ko sila, sabi ko, kuya, ano yan? Sabi nung dalawang lalaki, naghanap kami ng mga kabataan na gustong magbago. Yung mga adik. Tapos tinanong ko yung lalaki, sabi ko, kuya, pwede ba ako dyan? Kasi matanda na ako, 24 na ako eh. Tapos sabi niya, okay naman kuya, pwede naman. Dinala kami doon sa May Antipolo. Ano yun, youth camp. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ako tatagal sa ganito. Kasi hindi kami sanay. Parang gusto ko nang umalis. Nagpunta uli kami ng ano, ng ibang church, yung pinaka-main ng church. Yung pastor na nag-preach doon, matindi rin. Sabi niya doon sa preach niya, yung buhay mo, walang kwenta yan kung wala kang Jesus sa puso mo. Sabi niya, yung buhay mo, walang kwenta yan kung hindi mo gagamitin sa kanya. So parang basag na naman yung puso ko. Prayer ko nun, sana manumbalik Lord yung tiwala ng mga pamilya ko sa akin. Then one time, may tumatawag dun sa cellphone ko. Hindi ko alam kung sino kasi number lang. Biglang nagsalita sa akin yung ano. Sabi sa akin, anak, tatay mo to. Tapos hindi ko alam kung ano yung gagawin ko nun, nung time na yon. Kasi ultimo makita pa lang niya yung anino ko, babarilin na ako nun eh. Then, parang ano, parang hindi ako makapagsalita. Kasi sabi ko, ito yung prayer ko ah. Sabi ko, may pag-asa pa pala. Akala ko, wala na. Salamat talaga kay Lord na tama nga yun, walang kwenta lahat ng mga bagay pag hindi mo siya kasama. Ako po si Justin Tebang. 22 years old, natira po ako sa Floodway Taytay Rizal. Noong elementary pa lang ako, lagi ako nagkakating. Kasi hindi ako palaaral. So nag-high school ako, nabarkada na ako. Napunta ako sa maling barkada. Panagkakating kami, lagi kami sabog. Mamariwana kami, tapos natuto ako magbenta ng mariwana. Noong grade 9 hanggang grade 10 ako. Tapos naging sikat yung pangalan ko dahil sa mariwana. Tapos nahihinto ako sa pagkasayo noon dahil sa mga bisyong ganun. Naranasan ko din makulong. Noong time na sabog ako, napaaway kami. Nandilim yung palingin ko sa kalaban namin, nasaksak ko yun, nakomatos. Tapos sa loob ng kulungan, naisip ko na nandun na ako sa sitwasyon na yun. Unti-unti ko iniisip na kailangan ko yung tulong ng magulang ko. Kasi noon dati, sarili ko lang iniisip ko, wala akong pakialam sa pamilya ko. Kung ano yung gusto kong gawin, pag umuwi ako, kain tulog lang, layas ulit, kain tulog. Magulo kong tawagin ng kulungan, pero doon ako natuto kung paano magdasal. Kasi kada doon, may oras doon sa mga misa, may mga pastor na dumadalaw sa amin. Tapos doon ko naisip na bakit ko ba ilalaan yung buhay ko sa marijuana. So yun, paglabas ko ng kulungan, binago ko yung sarili ko, nagbalik-aral ako. Humiwalay na ako sa mga tropa ko nagbibisyo. Tapos, bumalik ako sa pagkasayaw. Pero akala ko, hanggang doon na lang ulit yung buhay ko. After noon, mga ilang taon, nakilala ko ulit yung mga bago kong kaibigan. Napunta ako sa paglalaro ng basketball. Sa paglalaro ko ng basketball, naiwasan ko na rin manigarilyo. Tapos, nung araw-araw kami naglalaro, nag-enjoy na ako. Pagkatapos kong mag-aral, nagpapaalam na ako sa magulang ko na pupunta ako ng court para maglaro. Tapos, napasama ako sa isang team, sa Heart of Jesus. Doon, mas lalo ako nabago. Hindi lang basketball, kundi yung pakikisama mo sa mga kaibigan mo. Tapos yung sa pangalan ni Jesus, tinuro din sa amin yun. Kasi manager namin, may hawak sa amin, pastor. Marami siyang sinasabi sa amin, sinishare niya lahat. Para meron din kaming may baon sa mga bawat gagawin namin sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat ako kay Lord sa napakaraming nangyari sa buhay ko. Ito, buo pa rin ako, kompleto pa rin ako. Hindi pa rin ako iniwan ng pamilya ko. Hinipo pa rin ng Panginoon na huwag akong bitawan ng magulang ko. Tapos pag pinagpapatuloy ko yung pag-aaral ko, nagpapasalamat ako sa Kanya kasi yung pagbabago ng buhay ko ngayon, tuloy-tuloy na. Yun ang malaking blessing ngayon sa akin na binigay ni Lord na
magkaroon ng maraming kaibigan, tapos patuloy-tuloy yung pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako.